Magandang araw uli mga friend. So ang activity natin sa araw na ito ay magpapastol tayo sa mga alaga nating kambing. Bali, 8 na lang itong natira kong kambing. Dahil pinakatay ko yung 3 dahil doon sa binyag ng 2 kong apo. No, nagkasunod. So yung mama nito yung malaki ang napakatay ko. Ito na yung anak, 2. Nasaan yung isa? Uy, nahulog. sira na kasi itong bahay nila. So schedule ba ito ng paayos pagka magkapera tayo? So itong mga babae ko, 6. Tapos yung lalaki, 2. So, nandito yung isa dahil tinapos tayo ng area doon sa loob, hindi sila pwedeng mag-over crowded, no? Dahil mag-aaway-aaway sila. So pagka nagka-budget tayo, pagawa tayo ng medyo malaki-laki. Itong 2 lalaki na to ay nasa ilalim lang ng aking punong niyog. Nagyan ko lang ng trapal para pagka mag-ulan hindi sila mabasa. So ito, tinatawag na ako dahil gutom na sila. Kailangan na lang ipastol. Oh, hintay lang kami. Kay magkain na tayo. Mga friend, dahil sa malaki-laki kasi itong area ko, 2 hektarya. Bali, araw-araw, iba-iba yung mga lugar na pinapastulan ko sa kanila kasi hindi sila pwedeng pabalik-balik doon sa napastulan dati dahil nakakasama sa kanila. No? Yung dumi, makakain nila. So, magkatay-tay yung kambing natin. So, tara na. Ipapastol ko muna itong mga kambing na to. Siya nga mga friend, baka magtaka kayo bakit may ATV dito, no? Ito malaking tulong sa akin, hindi lang sa paghakot ng mga harvest kong mga niyog, no, na gawing kopra. Ito yung nagagamit ko sa lahat-lahat ng mga gagawin kong mga maikakarga dito dahil mag-isa lang ako sa bukid at medyo malayo-layo yung mga ibang area na pagkapastulan ko sa kanila. So 8 sila, hindi ko kayang dalahin yung 8 or kahit 2 lang muna, 3, tapos babalikan ko naman yung iba. Masyadong matrabaho sa akin. So ang ginagawa ko, tinatali ko sila dito sa likod ng kariton ko at dinadala ko sila doon sa papagpastulan nila. So ngayon, bali iano ko na sila, itatali ko na sila dito sa likod ng kariton ko. Ito na mga friend,
Ito na yung sistema natin, no? Ito yung kalagayan nila ngayon. So yung isa maliit, itong si Itim, na anak din nito ni Itim, ay nandyan sa may bandang malapit sa ATV. Itong ina naman sa likod, yung lalaki ko, dalawa dito sa gilid, yung isa at yung pang isa. Yung dalawang maliliit pero may tali na pinakawalan ko dahil kawawa naman na itatali mo pa dahil maliliit. Pero may tali na sila na pangabang, na pag malaki na sila, talagang hindi na sila pwedeng ihayaan mo dyan dahil may mga tanim ako, kinakain nila. So, ganito yung pag-aplastada para isang visit ko lang sila mapastol doon sa makuna nila ng pagkain. So, tara na. Iyan na natin to. Papastol na natin sila.
So ayan mga friend, kumakain na sila. Enjoy na silang nagkain sa mga damo. So ganoon lang, medyo walo nga, pero yun, kailangan mong iayos yung plastada para hindi sila mapag-abot at mag-aaway. Kasi minsan pag nag-aabot yan, yung dalawa nagsusungay. So baka masira yung sungay nila. So yan, enjoy na sila sa kanilang pagkain. So araw-araw ito yung ginagawa ko. Nilalagay ko sila sa likod ng kariton dahil nga medyo mahirap pabalik-balik, medyo malayo-layo din. At saka yung oras at pagod. Natural naman mapagod ito kasi alaga natin ito yun sa bukid, pero may iba pa kasi tayong gagawin. Tsaka ayaw din nila na maiwanan yung iba kasi umiiyak. Gusto nila magkasabay sila. Pagka pakainin mo sila, pag ipastol mo, kailangan sabay-sabay kasi maingay yung iba, lalo na yung maliliit. Nag-iiyakan, dapat sabay-sabay sila, hindi nag-iiwanan itong mga kambing na ito. Yan. Enjoy na sila sa kanilang pagkain. So mayang hapon, ganon din. Kukunin ko sila sa ATV. Para balik na naman doon sa bahay nila.